Napakarami pong nawawala sa ating buhay na kapayapaan at katahimikan, kaligayahan kung tayo ay may takot. Fear robs people of peace. Fear derails wise judgment. Fear paralyzes and even makes people unable to become what they should be. Napakalaking kalaban po ng ating espiritualidad, yung takot. Kaya napakadala sinasabi ng Panginoon, fear not. Ating pong pag-aaral ngayon, how to be fearless, or at least, how to fear less. Salamat po, Panginoon, sa pagsamba na maaari naming maging tulay patungo sa inyo. Ito rin po isang daan na maaaring tawiran ng pagpapala mula sa inyo patungo sa amin. Panginoon, payapain niyo po ang aming puso. Sa pagharap po namin sa inyo, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng isang sariwang pananaw, isang bagong pananaw lagi sa iyong mga salita. As we continue to praise you, to worship you, to hear your word, to study your word, we pray that you will continue to reveal yourself in new and refreshing ways. Continue to renew our mind, O God, na hindi lang maging routine ang mga ginagawa namin sa buhay, hindi lang mga dahil kinagawian, kundi laging magkaroon kami ng pananabik na marinig ang iyong salita. Magkaroon kami, Panginoon, ng mga bagong application sa karunungan mong di nagbabago. At nawa sa pag-aaral namin ang iyong salita, Panginoon, ay ang puso mismo namin na maging taniman ito, tumubo, mag-ugat sa aming buhay. Magkaroon, Panginoon, ng talab sa amin ang aming mga nadirinig at magkaroon ito ng bunga sa aming pang-araw-araw na buhay. Kaya kayo nga po ang maging tagapagsalita. Sa ngalan ni Jesus na iyong anak, aming tagapagligtas, binabasag namin ang mga pader ng katigasan ng puso. Hinihiling namin, Panginoong, kumilos kayo ng may kapangyarihan at ang iyong salita magpalaya sa amin. Turuan niyo po kaming igalang ang iyong salita at sundin ito. At nawa ito ang maging gamot sa mga sakit ng aming puso, sakit ng aming katawan, sakit ng aming isip. Ang salita mong di nagbabago, ang salita niyong makapangyarihan. Enable us, Father, to understand and to apply your word in our daily lives. And we pray that you're going to be the speaker today. Use your servant only as your footstool, but be our speaker. Move in our midst. Liberate us, Lord, from all forms of ignorance. Cut the chains, O Lord, that limit our spiritual development. And may you be victorious in our daily life. In the name of Jesus, we reject, rebuke, and drive away any presence of evil. And we frustrate any malicious plans of evil men against this assembly. Lord, we hide in the shadow of your love, of your presence, of your strength. Be our speaker. Be our healer. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. How to be fearless. Ano-ano po ba ang mga takot natin sa buhay? Ano-ano ba mga kinakatakutan natin? Sapagkat yan ang number one na kalaban ng ating kapayapaan. How can we be fearless, or how can we fear at least less and less? One is to know the truth. We have to know the truth. People fear what they do not know. Kaya nung araw, natatakot na maglakbay ang mga tao sa dagat dahil akala nila flat ang mundo at baka dumating sila doon sa gilid, mahulog ang kanilang mga sasakyang pangdagat at sila ilalamunin ng napakarami mga halimaw na naghihintay sa kanila sa dulo ng daigdig. Wala naman palang dulo dahil bilog. Maraming kinakatakutan ng tao, lalo nung araw, superstition, pag dumidilim na, natatakot na ang tao. Kaya maraming hindi makagawa ng dapat gawin, hindi makapaglakbay, hindi makalago. Because people fear what they do not know. Ignorance breeds fear. Ang mga mangmang ay maraming kinatatakutan. That's why it is important for us to know our immediate world, how our world operates, and how we can operate our world. Yun lang, hindi nyo alam kung paano bubuksan ang TV o kung paano paaanda rin ang isang makina, nagbibigay na yun ng fear. Kaya kung minsan, giginhawa ka kung ginamit mo ang isang makina na ito, isang electronic gadget na ito, but because you don't know how to operate it, you'll rather live in discomfort and wait till somebody comes along who can actually operate a certain kind of machine. Pero mga tao, mga tamad, magbukas lang ng TV, hindi alam. Hindi ko alam kung paano bubuksan ito, paano paaanda rin ang blender, kung paano gagamitin ang ganitong gamit. Hindi ako marunong mag-operate ng computer, hindi ako marunong magpaandar ng cellphone. Marami tayong mga alam na lagi na lang araw-araw, hindi pa rin naman alam, hindi naman gumagawa ng paraan para malaman yun, at parang desidido ng kamatayan na
ang mga hindi nila alam. But knowledge, as they say, is power. Therefore, ignorance is weakness. Hosea 4:6 says, "My people are destroyed from lack of knowledge." Nawawasak, nasisira ang mga tao dahil sa kakulangan ng kaalaman. At noon pa man, si Dr. Jose Rizal, ang kanyang payo para umasenso ang Pilipinas ay mag-aral ang mga tao. Kailangan magkaroon ng kaliwanagan. Kaya ang ating pong mga ninuno, maging ang mga logo nila sa ating mga isinaunang mga bandila, laging may araw, kasi liwanag, kaliwanagan ang nagpapalaya sa tao. At ang kamangmangan ang siyang nagbibilanggo sa mga ito. Kaya mahalaga po ang pag-aaral. Be eager to know, be eager to learn, especially to know and learn the Word of God. Yung salita ng Diyos ang nagpapalaya sa marami nating mga kamangmangan. At ang nakakalungkot po, that's why little knowledge is dangerous, because little knowledge of the Word of God can also be dangerous. Marami po tayong nakikitang pagdurusa ng mga taong hindi naman dapat pagdusahan. Marami mga limitasyon na hindi naman dapat maging limitasyon. Maraming pagtitiis at paghihirap na hindi naman dapat paghirapan at tiisin, pero itinuturo kasi ng relihiyon na yun ay gawin because of wrong reading of Scripture, because of faulty scholarship, because of faulty interpretation. Isa po yan sa mga pinakamalalaking bagay na nagpapalungkot sa inyong lingkod. Pag nakakakita po tayo ng mga tao na naghihirap, nagdurusa, nagtitiis, kasi akala nila yun ang gusto ng Diyos, pero hindi naman pala. Yun lang pala ang turo ng relihiyon. And sometimes there can be a very big gap between spirituality and religiosity. That's why very, very religious people have a tendency not to be free, but to be imprisoned. Habang nagiging relihiyoso, dumadami ang hindi makain, hindi magawa, hindi maisuot, hindi mapuntahan. Bagamat ang totoo pong spiritualidad ay meron talagang tatanggaling kang mga ganyan sa buhay. But sometimes when it becomes very, very limiting, you should be suspicious that it is not coming from the liberating truth of God, but only from the controlling forces of religion. Napakarami pong mga tao sa buong mundo sa lahat ng panahon na salanta at patuloy na sinasalanta ng relihiyon. Kaya nakita niyo po, napakaraming mga bansa ang naghihirap dahil sa itinuturo ng mga major religious groups na nasa mga bansa nila na may boses at may influence. Mga relihiyon na nakikialam sa policy ng gobyerno. Mga relihiyon na nagtuturo sa mga taong ito'y hindi dapat gawin at yun ay gawin because of faulty interpretation. That's why we always encourage people to read the Bible on their own. Every child of God has the right to investigate, to study the Word of God. Walang merong exclusive franchise ng katotohanan. Because iron sharpens iron, it is important to study with others, to share opinions, to exchange ideas, and then to let the Word of God and the Spirit of God confirm through our convictions kung anong talaga mga reading ba ng mga salita na yan. John 8:32 says, "The truth will set you free." That's why the people of God must have more freedoms than restrictions. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang a set of do's and don'ts, but the freedom of spirit to do, to accomplish great things. Pero maraming hindi ma-accomplish dahil napakaraming bawal na pagtiningnan mo, hindi naman ang Panginoon na nagbawal. Ang nagbawal lang ang religion. Therefore, we should eliminate ignorance from our minds, especially spiritual and religious ignorance. Romans 12:2, "Be transformed by the renewing of your mind." Maging sa ating bayan, napakadaling sisihin kung sino ang may kasalanan, kung ba't hindi tayo umaasenso. Pero ang totoo, lahat naman tayo ay merong pananagutan dyan. At pag atin po yan na sinaliksik, makikita natin isa sa mga pinakamalalaking dahilan kung bakit tayo ay patuloy na lamang nabibigo sa pagbuo ng isang maunlad na bansa, because of our people's mentality. Kaya ang kailangan talaga, pagbabagong isip, pagbabagong loob. Saan ka nakakita ng mga tao na nagahagis ng mga kalat sa ilog na parang pag nahulog na sa ilog ang kalat nila ay mag-evaporate at matutunaw na yon? Pero tingnan nyo lahat ng mga ilog natin at yung mga bahay na may katapat ng ilog, nakadaos doon sa ilalim ng sa gilid ng mga bangin ng ilog na yun, ang mga basurang nagmumula doon sa bahay na nasa mga pangpang. Gagawa ng mga babuyan, itatapon ng mga dumi ng babuyan nila sa ilog, masisira yung buhay ng ilog na yan. Sa kakakuha ng mentality na hindi ko naman to lupa, titirhan ko basta hindi ako magbabayad,
at pagkatapos sa matagal akong tumira dito ng libre, kailangan bayaran mo ako para umalis ako dito at bigyan mo ko ng libreng lupang lilipatan para umalis ako kung hindi ako alis. Saka nakakita ng ganong klaseng mentalidad. It destroys enterprise. Mawawala ka na ng gana na magsikap tumumili ng lupa dahil pag tinirhan ng iba, di mo mapaalis. Pag tinignan natin ang ating mentality, iboboto ko ito dahil kamag-anak ko, kahit alam mong kayo dumi-dumi ng budhi dahil kamag-anak mo, iboboto mo. Mentality. Hindi natin alam kung sinong dapat pinapatawad at sinong hindi, sinong dapat pinaparusahan at sinong hindi. Sobrang melodramatic at masyadong emosyonal, makakita lang ng kahit isang patak na luha. Nababagbag na ang damdamin at nalilimutan na ang conviction. Mentality is the number one problem of our race. Kaya kailangan niyang mabago. Anong pinakamagbabago niyan? Ang salita ng Diyos. We claim to be a Christian country, but do we see Christian ideals in the way our society moves? Pati mga estudyante, na linggo na lang nga may chance sila magkaroon ng espiritualidad, magpunta sa mga church at sumamba at mag-aaral ng salita ng Diyos, tinatadtadan pa ng eskwelahan ng mga activities. Ang linggo, meron pa dating mga ROTC, mga CAT, linggo pa itatapat. Tapos naman problema tayo sa moral development of our people. Pagkatapos we sanitize evil. Yung mga bahay pasugalan, sila ang sponsor ng mga charities. Grabbing deodorant yan. Nakakakita ka ng mga pasugal. Pagkatapos, pangalan nila ang nakatatak sa mga ambulansya. E paano yung mga mag-asawang nagbabarilan dahil natalo sa sugal yung asawa at ang init ang ulo, isasakay sa ambulansya nila? Yan ang pinakamagandang pantakip sa kasamaan eh. Gumawa ka ng konting mabuti at palakihin mo sa tingin ng tao. Hindi na natin alam kung anong mali at tama. Kaya naliligaw ang ating bayan. Hindi na tayo marunong magparusa ng mali. Kaya napepremyuhan lahat ang gumagawa ng mali. Maging corrupt ka, yayaman ka. Magsinungaling ka, magiging makapangyarihan ka. Mangagaw ka, yayaman ka. And everybody's rewarded for doing evil. Iskwatan mo yung hindi iyo, magiging iyo rin yan, makita mo. Pag pinapaalis ka, magtapagtapangan ka, maglabas ka ng pana at panain mo lahat ang nagpapaalis sa'yo. At matatakot din ang mga yan. Magnegosyo ka. Magbiyahe ka ng gulay mula Northern Luzon tungo sa Manila. Ang haharang sa'yo na hihingi ng tong, kutakot-takot. Hihingi ng lagay, kutakot-takot. Karnaper ka, walang haharang sa'yo. Evil is rewarded. That's why there is a lot of evil in society. That's why we've got to know the truth. Because the truth sets free. At sino pa po ang maninindigan lalo na at ang kikibo para sa katotohanan? Dapat ang mga anak ng Diyos. Because we profess to know the truth. And how can we know the truth in a better way? Know the truth in person. Truth as abstract, truth as a daunting body of knowledge, can be too awesome. It can be too intimidating. It can be scary. Ano ba ang katotohanan? Napakalaki yatang usapin kung anong katotohanan. At mahirap lunukin, alamin, sakupin, yakapin, ilagay sa isang bag ang katotohanan. Isulat sa isang libro, mahirap gawin. Pero meron pong mas madaling paraan to know the truth in person. Not as a set of ideals, not as a cold set of figures or knowledge, but to know the truth as a person. Know the truth in a personal and an ever-increasing way. Therefore, to know the truth, know Jesus Christ. Know the truth as a person. John 14:6, Jesus answered, I am the truth. Kung nahihirapan tayo mag-isip, ano kayang policies ang dapat natin gawin sa buhay? Tingnan natin ang naging buhay ng Panginoon. Because all this truth became a person to make it easy for us to understand, to make it tangible for us, what can be very intangible to many. Titingnan natin kung paano siya nakitungo. Ano ba kanyang mga itinuro? Katulad ng Panginoong Jesus, kahit kailan, hindi niya ginawang issue kung ano ang tamang haba ng buhok ng babae at ng lalaki. Relihiyon ang gumawa ng malaking issue niyan. Kahit kailan hindi nag-comment ang Panginoon kung anong hindi dapat magpantalo ng babae, hindi dapat maggalito ang lalaki, wala siyang ganyang mga pinagsayangan ng panahon. Anong mga itinuro ng Panginoon? Ang pag-ibig sa mga nangangailangan, ang pagtulong sa mga may sakit, ang pagtuturo ng kaligtasan, ng kaharian ng Diyos, ang pagtanggap sa mga kapuspalad, yan ang mga itinuro niya. Halos lahat ng pinagtatalunan ng mga relihiyon ngayon
Kahit na yung tinatawag ng mga Christians o mga born-again Christians, hindi yan naging issue sa Panginoon. Basahin nyo ang Matthew, Mark, Luke, John, where we find the teachings of the Lord Jesus Christ and where we find the example of His life. He never made quarrels about this kind of things na ang baptism by immersion, sprinkling, o pouring. Kahit kailan, hindi naging issue sa Panginoon yun. Na ang kailangan bang ginagamit sa Lord's Supper, eh walang yeast, walang lebedura na pinag-aaway-awayan ako takot-takot na relihiyon. Na kailan ba talaga ang day of rest? Na ano ba talaga dito? Ano ba talaga doon? That's why sometimes religion can be so limiting because it has become a set of do's and don'ts to control the people. John 1:17, grace and truth came through Jesus Christ. That's why I know Jesus Christ, the person, the teachings, and the touch of Jesus all liberate and set free. Yan po ang nagpapalaya. Ang kanya pong walang patakarang pagtanggap maging sa mga may kasalanan. Basta't ang may kasalanan ay nagtatapat at handang harapin ang bunga ng kanyang mga kasalanan. Gusto po nating lumaya, gusto nating gumaling, we need the touch of Jesus. Kaya nga po dalawa ang ipinopropose natin dito eh. Yung isa intellectual, yung unawain nyo yung truth as a body of knowledge. Then there's another way to know the truth through a person. Through a personal relationship. Kaya marami po mga tao, kahit hindi sila scholar, wala sila mga PhD sa mga theology, alam nila yung truth because they have a personal relationship with Jesus. And that relationship becomes the channel through which they receive the truth. And Jesus is their model of the truth. And the teachings of Jesus become the law of their lives. At pag pinagkumpara niyo po ang dalawang pangkat na ito, yung mga scholar na naghahanap lagi ng karunungan at maraming PhD, at yung mga simpleng tao na basta sumusunod sa turo ni Kristo, iniibig si Kristo, at may personal na connection kay Kristo, makikita nyo ang nahigit na mas mabuting kasama, higit na masarap katrabaho, at higit na mataas ang pagkatao, kay yung may personal knowledge of Jesus more than the academicians that always quarrel and outdo one another in their show of intelligence. Kaya kuminsan makikita nyo kung sino pa yung napakataas ang pinag-aralan sa mga theology at mga kung ano-ano, sila pa itong mga walang pag-ibig. At sila ang mapamintas at wala silang ginawa kundi ipromote ang kanilang mga sarili. Hindi po natin binabaliwala yung head knowledge. It's important also. But it's more important to know the truth in person and through a person. That is the Lord Jesus Christ. Matthew 4, 23 to 24. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. People brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Pinagaling ng Panginoon. Hindi ba ito rin ang pinagagalingan ng ating mga fears, diseases, pain, demon possession, paralysis? We're afraid of these things. But if Jesus is above these things and Jesus is the healer of these illnesses and we know Jesus and Jesus is in our hearts, then fear will evaporate. We don't even have to make an effort. It will become the natural outcome of our personal relationship with Jesus. That's why it is of utmost importance to cultivate a very personal relationship with Jesus. To have personal time talking with Jesus, learning His Word, reading His Word quietly, meditating, and most important of all, living life the way Jesus Himself would live it. Doing what Jesus would do if He was in that situation. So how else can we be fearless? Live by the truth. Be truthful. Only those who live by the truth can be arrogant without committing a sin. Because true and genuine arrogance can only come from being truthful. Now the counterfeit of that, of course, is bluffing. You can be arrogant and look strong and look brave, and yet you're a big liar because you're trying very hard not to be found out. Kaya nakita niyo po si John the Baptist, nagdatingan yung mga Pharisees, mga ipokritong mga religious leaders. Sabi niya, oh ano mga ulupong, anong ginagawa niyo dito? Magpapabaptize kayo? Hindi pwede. Magpakita muna kayo ng katibayan na kayo nagbagong loob. Sabi niya, you brood of vipers, show
proofs of your repentance before you come here to be baptized. Why can John talk that way? Mayabang ba siya? No, because he knew the truth, and the truth was those people were vipers. Bakit ang Panginoon ay may lakas ng loob na itaboy ang lahat ng mga negosyante doon sa templo, itaubang kanilang mga mesa at ipaghagis ng mga paninda nila? Masama ba siya? Hindi. Sapagkat masama ang ginagawa ng mga nagkukomersyo sa loob ng templo at tama lang na paalisin sila. Kumisang kasi akala natin ang pagiging religious ay dinadaya mo na ako, bawdarin ako. Nagsisinungaling ka na sa akin, okay lang sa akin. Yurakan mo ang aking dangal, Kristiyano, kasi ako hindi ako kikibo. Yan ang itinuturo ng relihiyon, sapagkat ang relihiyon kadalasan sa pangapanahon ay instrumento lang ng politika. Instrumento lang ng mga hari at mga reyna. Kaya mga hari at reyna laging may mga katabi ng mga religious leaders. All throughout time, sa Ehipto, sa Roma, kahit saan. Kung hindi kine-claim ng emperor na siya ay God, tulad ng mga emperors ng Japan, ng mga emperors ng Ehipto, kung hindi niya kine-claim yun, meron siya laging kasamang religious leader, because the religious leaders, they authorize the politicians. The religious leaders, they authorize the powers that be. Kaya tuwang-tuwa ang palasyo sa simbahan, sapagkat ang simbahan itinuturo sa mga tao, magpakumbaba kayo, magtiis kayo, sa langit na lang tayo babawi, magdusa tayo, magtiis ka anak, may awa ang Diyos. Tuwang-tuwa ang mga makapangyarihan dyan, sapagkat kayang-kaya nila na i-manipulate ang mga tao at ang kakutsaba nila ay relihiyon. Pag-aralan ninyo ang kasaysayan. Halos lahat ng mga hari sa Roman Empire, sa Holy Roman Empire, ang naglalagay ng corona dyan, mga religious leaders, para magmukha na nanggagaling sa langit ang kanilang kapangyarihan, papaano ka ngayon tatanggi? Kaya kahit sa modern times ngayon, nearly every politician and head of state will always appeal to religion. They will always appeal to prayer. They will always be photographed with religious leaders whose followers will blindly submit to them because they are being seen with the leaders. That's why religious leaders must be scarce. They must not be always around for photo opportunities because politicians will use them as deodorants. So how do you become fearless? You live by the truth, by being truthful. 2 Corinthians 6, 4-7, as servants of God, we commend ourselves in truthful speech. The whole truth is necessary to be free. Because if your speech is only filled with half-truths, it means that your speech is half a lie. You know what's wrong with a half-truth? The other half is a lie. At maraming pwedeng madaya. Kung minsan po may mga upheaval sa ating nation, I will receive calls from various religious leaders. Pastor Ed, makipirma ka sa amin, ilalagay sa dyaryo ang aming mga statement tungkol dito sa Partido A o Partido B. Kasi kung hindi ako pwedeng pumirma kasi hindi ko alam ang buong katotohanan, hindi ko pwedeng sabihing malinis ang nangyaring ganito kasi hindi ko naman nakita ang lahat ng buong bayan para sabihin kong malinis, saan ako kukuha ng karunungan para sabihing malinis yan? Hindi ako pwedeng pumirma dyan. Kasi kailangan ko munang puntahan ang bawat pulo ng ating bayan, siyasatin ang bawat lugar para ko masabing totoo, naging malinis ang mga kaganapan sa ating bayan. Pero yung hindi ko naman kaalam-alam, pipirma lang ako doon para makita ko yung pangalan ko sa dyaryo. Para hindi pwede. Yung mangilang-ilang naniniwala sa atin ay hindi ko pwedeng iligaw. Kung meron man silang konting pananalig sa atin, hindi ko pwedeng ilipat yon kung kanino na hindi ko naman alam kung dapat ngang panaligan o hindi. Mahirap pong lagi nagsasalita. Lalo't magsasalita kayo kunwari ng totoo, it must be the whole truth and nothing but the truth, because a one-half truth is not good enough. As I have said, a one-half truth is also a one-half lie. And it is the one-half truth that will deceive the people. Para yan isang gamot na napakapait, matamis ang kanyang pangibabaw, it is sugar-coated, so that you will not know that it is bitter. And that is what is wrong with half-truths. And those who are not always truthful will always be afraid. Yung mga asawa na kunwari ay nasa business trip, yun pala ay nagkukulasisi, they will always be afraid because they are not telling the truth. Yung mga anak na kunwari enrolled, hindi pala at laging nasa mall, kunwari pumapasok, naglalakwat siya, they will be afraid. Kaya yung mga ibang creative na mga estudyante na yan, aalis sa bahay, naka-uniform, may baon palang ibang damit, pupunta kung saan, magpapalit ng damit at kakalat sa mall maghapon, tapos isusuot ulit yung uniform pag uuwi na. Takang-taka magulang, ang galing mo naman anak, hindi mo lang nagusot ang uniform mo. Eh, hindi kasi pumasok eh. Pagka meron tayong mga kasinungalingan, lagi tayong natatakot. At ang natatakot, nagtatapang-tapangan lalo. Di ba?
Kaya yung mga galing sa paggawa ng mali, pag tinanong, ba't ka ginabi? Tanong ka man ang tanong, gutom na ako. Pagod na pagod ako pagtatrabaho. Kunwari, siyempre nagtatapang-tapang at baka matalo ka sa pambubulas lang niya. Kaya yung pong mga sobrang matapang, yung sobrang firm, hard enclavements hide tender things inside. Kaya nga napaka-kapal at napakatigas ng balat ng tahong, ang lambot kasi ng laman niyan eh. Yung mga tulya, matigas ang balat, ang lambot kasi ng loob. Kaya po yung mga nagtitigas-tigasan, makita nyo, may ikinukubli, may itinatagong kalambutan yun na indefensible. That's why you've got to see through people. You've got to see through the armors that they wear. Because it is only discernment and truth that will guide you and will make you live a life that is peaceful and fearless. You want to be peaceful? Be honest. Deuteronomy 25:15, the Lord your God detests anyone who deals dishonestly. Ang mga anak ng Diyos ay dapat namumuhi sa kanungalingan, sa pandaraya, sa panlilinlang, sapagkat yan ay kinamumuhian ng Diyos at yan ang kalaban ng Diyos. Satan is a liar and the father of lies. And the church, the people of God, must wage war against falsehood and deception. People who are deceivers will never have peace because they're always afraid of being found out. Deep fears root from lies. Kaya po, isa sa mga palatandaan ng kulto. Lagi po may nagtatanong sa inyong lingkod, Pastor, kulto po ba yung ganung religion? Kulto po ba yun? So, hindi ko naman ako basta-basta nalang magsasabing kulto yan o kulto ito. But actually, I have a very personal definition of what cult is. Religiously speaking, any religion that teaches salvation outside of faith alone, in Christ alone, I will consider a cult. Outside of faith, meron pa bang paraan para maligtas? And outside of Christ, may iba pa bang tagapagligtas? Para sa akin yun ang cult. Ngayon, may mga palatandaan yung talagang mga pusakal na cult. People who get involved in cults live in fear and live in endless restrictions. They become self-righteous. They become unkind to others who do not share their faith. And they become very, very meticulous about details. They become majors of minors. Kaya nandiyan na yung haba ng buhok, haba ng laylayan ng damit, ang kulay ng pwedeng isuot, ang pwedeng kainin pag ganitong araw, yung napakaraming restriction that you're forever working and working and working to merit the grace of your God. Samantalang alam natin we were saved by faith, the merits that we enjoy were earned for us by the death of Jesus. That's why it is important to be very, very emphatic about salvation through faith alone, in Christ alone. Kasi pagkakailangan ko na palang laging magbigay para ma-save, kailangan ko palang magbigay ng ganitong halaga para papasukin sa hall at marinig ko ang aking religious leader na magsasalita. Then I'm trying to earn the merits. Then it's going to be by works. At alam nyo kung bakit napakaraming pera ng mga kulto? Kung bakit napakabilis lang nila magpagawa ng anumang ipapagawa nila? Dahil ang mga tao, lagi na lamang silang pinapalabas ng pera dahil hindi ka pwede kumate ng seminar ng aking pastor pag hindi ka nagbayad ng ganito, pag hindi mo namit ang ganitong kota, pagka hindi ka nagbigay ng ganon, wala ka na naman sa listahan ng mga ligtas, people are afraid to lose their salvation. That's why they're always coughing up money. Kaya naman yung mga born again Christian na saved by faith and by grace, napakarami ng pabaya. Meron ding negative effect. Dahil alam na nilang saved through faith, eternal salvation, minsan nagiging pabaya. Baligtad yan. Kasi habang tumatanaw tayo ng utang na loob sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, peace of mind, that we are always safe because of the grace of God, all the more that we should be grateful. And all the more that we should be supportive. Not because we must, and not because we have to earn it, but because we are trying to express our gratitude. Hindi dahil binibili natin ang kaligtasan, kundi sinusukli-suklian natin ang kabutihan ng Diyos. Napakahalaga. Liars fear being found out. Liars fear the truth. Proverbs 26:26, his malice may be concealed by deception, but his wickedness will be exposed in the assembly. Truth will always prevail. That is why Satan wants people to lie. You know why? So they will be afraid. So they can be manipulated and controlled. Sino ba ang nabablockmail? Di ba yung mayroong maitim na lihim? Sino ang pwedeng takutin? Di ba yung may itinatago?
nakasinungalingan. Mga kapatid, makinig kayo. Kaya si Satanas, gustong-gusto tayo magsinungaling. Kasi oras na nagsinungaling tayo, nahulog na tayo sa kanyang bitag, kayang-kaya na niya tayo ngayong paikot-ikutin. The problem with a lie is you need another lie to cover it with. Then you'll never end lying. You can be manipulated. Yung napapanood dati kumisa sa mga pelikula na ba-blackmail ang isang tao, eh paano? May alam na dalihim tungkol sa'yo, kayang-kaya ka ng paikutin. Kaya mas maganda yung walang lihim. Hindi naman ibig sabihin ibuyang-yang na natin ang buhay natin sa lahat. Pero yung gumagawa ka ng mga kasinungalingan, tumatahi ka ng mga inventong istorya, lumilikha ka ng mga kababalaghan, syempre matatakot ka niya na mabunyag. Kaya kahit ano na lang gagawin mo, huwag ka lang mabisto. And it is easy now for Satan to cause you to commit endless sins because you will lose good judgment. Because when you're afraid, you lose good judgment. John 3:20, everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed. Fear is a major foothold of evil. At sabi sa Ephesians 4:27, do not give the devil a foothold. Huwag siyang bigyan ng landing rights. Pag nakatungtong na yan dyan, ang dami na niyang ibang isasamang evil also. Siyempre, para rin maraming Pinoy, oras na nakatungtong na sa ibang bansa, naging immigrant doon, o naging citizen, ang ipepetisyon na niyan buong barangay, dadalhin na niya ang buong lahi niya doon. Ganon din yung, although hindi naman evil yung nag-immigrate, pero yung evil, oras na nakalanding sa'yo yan, ang dami na niyang dadalhin na iba rin. Sabi, do not give the devil a foothold. You don't want the devil to control you, live by the truth. Speak the truth. That's why the Bible's prescription to those who have lied, dahil lahat naman tayo ay nagkukulang at nagkakamali, confess. Napakabait ng Diyos. Alam niya na kaya tayong i-manipulate ni Satan, mabubuhay tayo sa takot dahil sa mga kasalanan at kasinungalingan natin. So anong ginagawa ni Lord? Binibigyan tayo ng paraan para makatakas doon, makalaya, confess. James 5:16, confess your sins to each other. But true scriptural, biblical, and spiritual confession doesn't mean freedom from the consequence of lying. It doesn't mean freedom from falsehood and wrongdoing, from the consequences of such. So hindi mo pwedeng sabihin, nag-sorry na ako, huwag mo na akong parusahan, nag-sorry na nga ako eh. Diba? So sabi mo, nag-sorry naman, sige na, tama na, no. Sapagkat ang totoong confession, pagsisisi, ay may kakambal na pagtutuwid ng liko. May kakambal na pagbabayad ng utang. May kakambal na kaparusahan ang pagkakamali. At matapos yan ay nasettle, free ka na. Pero hindi pwedeng nag-sorry na ako, tama na yan. Kailangan ako magbayad. Luke 19 verse 8. Kita niyo po itong isang very sorry person, si Zacchaeus. Tax collector, nag-abuso sa kanyang mga kababayan, naging very corrupt, ninakawan ng bayan. But nung siya po ay nakita ng Panginoon, ang Panginoon ay nahabag sa kanya, nagpunta sa kanyang bahay at mayroong namagitang usapan sa kanila, matapos yon na siya'y mahipo ng Panginoon, he felt sorry. At ano pong ginagawa ng mga taong sorry? Luke 19:8, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, Lord, look, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. And the Lord said, indeed, salvation has come to this house. Sabi niya, totoo, may ka-salvation dahil merong totoong repentance, merong totoong confession. Hindi sinabi ni Zacchaeus, Lord, nag-sorry na po ako. Hayaan niyo nang itago ko lahat yung nakurakot ko. Nag-sorry na ako, huwag niyo na akong ibababa sa pwesto. Patuloy ko pa rin gagawin ang ginagawa ko, nag-sorry na nga ako, pasalamat ka kayo, nag-sorry ako. Diba? Pero ang sinabi dito, Lord, because I'm sorry, half of my wealth I'll give to the poor. I'll tell you, I'm genuinely sorry. At lahat po ng dinaya ko, at sapagkat si Zacchaeus po'y tax collector, what do tax collectors have? They have records. Alam niya lahat ang dinaya niya. Sabi niya, lahat po ng dinaya ko sa haba ng panahon, cost of money, kung ininvest nila, dumami na yan, bibigyan ko po sila ng interest. Times 4. Higit-higit sa hinihingi ng batas. So di sabi mo, ano pang natira kay Zacchaeus? Kalahati ipinamigay sa mahihirap. Tapos lahat ng dinaya, tinimes parang balik. Anong natira sa kanya? Nothing.
Eh, yun naman ang bagay sa kanya. Nothing, kasi mandaraya siya. Alam nga namang mandaraya na siya, rewarded pa siya just because nag-sorry. Ito po yung biblical concept of forgiveness. That the real sorry person must pay, must restitute. Alam niyo po kung bakit tayo, sorry Lord for my sin, o sige, you're going to heaven. You know why we don't pay? Because Christ paid for that. Binayaran niya sa krus yung kasalanan natin para huwag tayo magpunta sa impyerno. But for everything else, we will pay. Ang na-exempt po tayo, yung pagpunta sa impyerno. Kaya nakita niyo po yung woman caught in adultery, babatuhin siya ng mga tao, tapos sabi ni Lord, o yung walang kasalanan, ang unang bumato, edi walang nangahas na bumato. Dahil lahat may kasalanan. Pagtingin niya sa babae, sabi niya, o ano, may bumato ba sa'yo? Wala po. Di umuwi ka na. At tumigil ka na sa pagkakasala. Hindi basta umuwi ka na, okay na ang lahat. Sabi niya, stop your life of sin. Stop sinning. If you really are sorry, you want forgiveness, you've got to restitute. Confession is not freedom from the consequence of wrongdoing. Confession, it means removing the foothold of the devil for further manipulation and control. In-expose mo na para hindi ka na i-blackmail ni Satan. At saka yung confession na taus-puso, hindi na pilitang ka lang kasi nabuko ka na, na-corner ka na, wala ka nang magawa, so magko-confess ka na tuloy. Dapat kusang loob. Taus-puso. Confession is the first step to correction, to justice, and therefore to freedom. Without justice, there can be no freedom. So dapat may justice. Kaya sinasabi sa John 8:32, the truth will set you free. So let's eliminate lies and falsehood in our lives. Let's eliminate deception in our lifestyle. Mga kapatid, madaling isipin, ay, ang tinutukoy siguro ni pastor, ang katabi ko. Ang tinutukoy siguro niya, si ganon, si ganyan. Pwede rin, pero unahin muna natin, ako siguro ang tinutukoy. Kasi kung hindi tayo kasali dito, ba't pa tayo nandito? Ano-ano po mga kapatid, ang deceptive ways ninyo? Deceptive ways ko, siyasatin natin yan. Mga asawa, nandadaya ba kayo sa sarili niyong asawa? Mga misis, dinadaya niyo ba si mister sa budget? Panay pala ang padala niyo sa kamag-anak niyo? Sasas mo, mga anak mo, ang lalakas talaga kumain. Ang mga anak mo, magagastos. Yung pala, kung kani-kaninong pamangkin mo binibigay. Deception. Bakit di ka magtapat? Tulungan natin yung pamangkin ko, yung nanay ko. Bakit di ka magtapat? Bakit kailangan magkaroon ng pandaraya? Mga mister na maraming kinikitang commissions o iba't ibang extra income, hindi dine-declare sa wife. Bakit? Pandaraya. Mga anak, kunwari, nag-aaral sa internet, yung pala kung ano-anong pinagagagawang kabulastugan dun sa internet na yan. Pandaraya. Huwag na tayong lumayo, mga kapatid. Ano-ano ang mga kadayaan natin sa buhay? Sa pagde-declare natin ang ating mga income tax. Sa tithing na lang, dinadaya ba natin ang church? Dinadaya natin si Lord? Sa ating mga business dealings. Ephesians 4:25. Each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor. Gaano katotoo ito sa buhay nating mga mananampalataya? Huwag na tayong lumabas. Sa atin muna tayong magsimula. Gaano tayo katotoo? Kailangan totoo. Ang katotohanan lang ang may tunay na kapangyarihan. Ang katotohanan lang ang nagpapalaya. Most fears are born of lies and falsehood and deception. So be fearless, or at least fearless by being truthful. Be truthful. Leviticus 19:11, do not deceive one another. Truth has a price. May bayad, kumisan mahal, ang maging totoo. Pero mga kapatid, tandaan nyo, may bayad din ang maging sinungaling. May bayad din ang pandaraya. Pareho lang may bayad yan, magbayad na tayo on the side of God. On the side of the truth. It can inconvenience you to be truthful and honest. But I'm telling you, even if you had instant convenience because of lying, its consequence will give you a lifelong inconvenience. Because the Word of God has said it, the truth sets free. The opposite, lies will imprison you. Sino po ang taong maluwagang dibdib, walang kinakatakutan? Yung taong walang masamang lihim. Yung taong hindi nandaya. Yung taong hindi nabubuhay sa pandaraya. Pwedeng matulog ng mahimbing. Kahit walang kama, kahit sa sahig, kahit sa karton mahiga, pwedeng humimbing kasi hindi natatakot na mabunyag. At mga kapatid, mas masarap kung merong dapat mang mabunyag sa buhay natin,
Tayo na ang magbunyag. Aminin na natin agad. Don't wait for 22 days bago kayo umamin. Umamin na kayo agad. Para hindi masyadong dumami ang bigat. Para hindi tayo sirain ng lason. Ang kasinungalingang tinatagalan natin sa ating puso, parang asidong sumisira sa atin. Mas magandang tayo na ang umamin. At kung umamin tayo, tanggapin natin ang kaparusahaan sa paggawa natin ng mali. Tanggapin natin na dapat tayo magbayad, huwag tayo magpalusot. Nakwento ko na sa inyo, meron akong kilala na 22 anyos, o 22 na naman, ano? 22 anyos na bata, nagpakamatay. Graduating na sa college. Enrollment, sinamahan ng ate para mag-enroll, dumaan muna sa isang toilet ng gasolinahan at nagbaril sa sarili. Alam niyo kung bakit? Hindi pala enrolled nung nakaraang semestre. Dinaya ang magulang. Ngayong enrollment, kasama yung ate, malalamang nandaya. Hindi maharap ang kanyang ginawa, nagpakamatay. Kaya mabuti pa bago tayo dumating sa ganun na madaya tayo ng madaya ng demonyo na gumawa ng maraming mali dahil lang meron tayong kasinungalingan, aminin na natin. Yun lang ang tanging paraan para mabunot yan at para magkaroon tayo ng bagong panimula. Don't be afraid of the consequence. Face it. Kung matapang kang gumawa ng mali, tapangan mo rin lalo ang pagharap sa bunga ng kamalian na yan. Huwag mong takasan dahil hindi yan natatakasan. Satan is a liar. Tulad nun, binunsod-bunsodan niya yung tao magpakamatay, nakatakas kaya siya. Sa consequence na yon, mas mahirap ang naging bunga. So always be true. Philippians 4:8, whatever is true, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Napakahirap isipin na pati mga anak ng Diyos ay manhid na yata at hindi na sila nandidiri sa kasinungalingan. Hindi na nila kinasusuklaman ang pagsisinungaling at pandaraya. Yan ay isang mapanganib na pangyayari sa isang lipunan when a people are no longer offended by lies and falsehood. We've got to refresh our spirit so that we will take offense at wrong. Although we are forgiving, but true forgiveness means there must be justice. If lies or ungodliness have already been committed, be free by confessing. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Galatians 6:7, a man reaps what he sows. Yun ang katarungan, itinanim mo, anihin mo. Hindi pwedeng itinanim mo tapos ayaw mong anihin. Nagtanim ka ng mali, tapos ayaw mong anihin. Dapat lang. It is the divine will of God that a man reaps what he sows. Panginoon, nagpapasuri po kami sa inyo. Siyasatin mo po kami ng iyong liwanag. Kahit kami mga nagsasabing Kristiyano kami, Christ-centered, Bible-based, ano po ang nakikita nyo sa puso namin na pandaraya? Nasanay na po ba kami, Panginoon, na pwede kami magpunta sa church, makipag-Lord's Supper, mag-praise and worship, pero may inaalagaan kadayaan. Lord, teach us to hate this. Na hindi kami pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi namin pwedeng gamitin ang aming relihiyon na isang balat kayo o maskara lamang, tapos sa kalooban ay may mga inaalagaan kami, mga kabulukan. Ano man ang magiging halaga, turuan mo kaming ibayad dito para lang kami makalaya. Turuan niyo po kami maging totoo. Magpakatotoo. Kung meron kaming dapat ihingi ng tawad, ibunyag na kasalanan namin dun sa pinagkasalaan namin, ituro mo sa amin na ito ang dapat. Turuan mo rin kami, Panginoon, na huwag maging konsentidor sa mali, manindigan sa tama, sa malinis, sa marangal. Teach us to hate sin. Teach us to live by your standards, O God. Ngayon po sa pagyuko namin sa iyong harapan, ayaw naming masayang na narinig namin ang iyong mga salita. Ayaw namin pumasok ito sa isang tenga at lumabas lang sa kabila. Gusto namin, Panginoon, pagtayo namin, pagalis namin sa lugar na ito, may nagbago sa aming puso. May pagpapasya ng pagbabago na ginawa namin bilang tugon sa iyong paalala at turo. Ipamukha mo sa amin ang aming mga kadayaan. Ipamukha mo sa amin ang aming mga pagnanakaw. Ang aming mga pagkonsinti sa mga magnanakaw. Ipamukha mo sa amin, Panginoon, ang panlilinlang namin. Kadalasan, doon pa sa mga taong mahal namin at nagmamahal sa amin, sa mga malapit sa amin.
Let your spirit work in us, O God. Lord, we pray that you will send your Holy Spirit in our midst, in our hearts, to speak to us. Ituro mo sa amin, Panginoon, kung meron kaming dapat ituwid. Kung may mga kasinungalingan kaming dapat ihingi ng tawad at iwaksit, alisin sa aming buhay. Mga pagbabalat kayo at pagpapanggap, pandaraya at pagsisinungaling. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo sa presensya ng Diyos. Nawa mapagpala tayo. At anuman ang kulang sa atin, kung ano man yon, kung mayroon man, makipagniig tayo sa Diyos. This is the day that we can be free. This is the day that we can make a decision to improve our spirituality, to take one more step closer to Christ-likeness, to let go of deception and evil and falsehood. Kung meron sa ating habitually tell lies, hihingi natin sa Panginoon na pandirihan natin ating matalikuran. The people of God must be the people of truth. Magbulay-bulay tayo. Magpalinis tayo. At nawa ang pagpapala ng Panginoon sumagana palalo sa ating kalagitnaan.